Nakakwentuhan natin this morning, mga kapuso, ang isang poultry backyard raiser mula Benguet. Tara na't matuto sa tamang pag-aalaga ng mga manok kasama si Ma'am Minerva Lizardo. Good morning, Minerva, and of course, welcome to Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga din po, Sir Harold. Isang buhay na umaga nga ang bati namin sa iyo, Miss Minerva. Kumusta naman ang gising natin dyan sa Benguet? Napakaganda ng lugar ninyo. Grabe, naiingit ako. Napakaganda po ng gising natin kasi umagang-umaga pa lang, alas 4, tumitilaok na ang ating mga manok. Yun! Napapaligiran ng maraming mga manok. Grabe, ayan na nga. Ikaw ay isang backyard poultry raiser, Minerva. Ano ibig sabihin ng backyard raiser? Opo. Kasi syempre, yung iba, merong, kumbaga, may mga poultry farm. Kapag tinawag na backyard raiser, anong ibig sabihin nito para mas ma-enlighten yung mga kapuso natin? Dito po sa backyard raising kasi, meron tayong standard na galing sa Bureau of Animal Industry, no? Yes. Ang sistema po na ginagamit natin dito, free-range farming. Kaya meron din po tayong isa na namang standard. So for free-range kasi natin, pag nag-aalaga ka ng 1,000 and below na mga inahin, ay matatawag mo na yun na backyard raising. Oh. Pero iba rin po yung standard nila sa mga meat type. Mm-hmm. Pero hindi po tayo nag-aalaga ng pangmaramihang meat type. Mm-hmm. So for now po, nagko-concentrate tayo sa free-range farming na layer type. Kaya nasa backyard category tayo kasi less than 1,000 heads ang ating layers. Ayun. So meron pala siyang range, no, na tinatawag. Kaya kumbaga doon binabase ng ating regulator, which is the Bureau of Animal Industry. Anyway, I just like to ask you, kailan ka nagsimula, Minerva, sa pagpo-poultry? Can you tell us more? Paano ba yung naging kwento na pagsisimula mo sa pagpo-poultry? Actually, hindi pa kami nagtatagal kasi simula pa lang namin way back 2019. Oh, bata before the pandemic. So, umuwi kami from abroad and yun, nagsimula. Pag-uwi namin, nag-start na kami ng poultry farming. Last year, biglang tumama sa atin yung pandemya. Paano naka-apekto yung pandemya sa poultry business ninyo, Minerva? Ang laki nung naging impact niya sa ating poultry business. Mm-hmm. Dahil number one, yung mga lockdown natin, nahirapan tayo sa pag-deliver ng ating mga product. Yung manok at mga itlog natin sa ating mga customers. Kaya mahirap talaga ngayong pandemya. Isa pa yung presyo ng ating produkto. Mm-hmm. Dahil syempre maraming nawalan ng trabaho, no? Mm-hmm. Wala tayong karamihan, wala ng pera, wala ng pambili. Mm-hmm. Mas mahal ang ating binebenta na itlog kasi free-range system tayo kumpara sa mga regular na nagdadaling sa caged poultry. So bumaba talaga, nabawasan ang ating market sa ating produkto. Mm-hmm. Ilan na ba ang heads ninyo sa inyong poultry ngayon at ilang variety po ng poultry ang meron kayo ngayon? For now, meron tayong mga layer hens na umaabot 650 heads. Wow. So, sa kanila tayo nakakonsentrate ngayon. Oo. And meron tayong ibang mga breeds na parang mga pets na lang natin. Lahat meron tayong mga pito na variety na inaalagaan dito sa ating farm. Ay. Maaari mo ba kaming bigyan ng tips, at syempre mga kapuso natin na nanonood, na gusto rin mag-venture sa poultry business? Napakarami po nating mga kababayan na interesado po talaga na mag-poultry venture. Pero number one tip ko po siguro, ang basic knowledge, kasi napaka-importante nito. Ito yung magiging foundation natin sa pagpo-poultry. Mm-mm. Kahit backyard lang tayo. Right. Siyempre, sayang din yung ating capital na gagastusan natin, yung mag-invest tayo sa isang business na wala tayong alam. Malaki yung chance na malulugi talaga tayo. So, right. Sayang, kailangan natin yung basic knowledge bago tayo kumuha ng mga stocks para naman at least ma-sustain natin.
Oo, at kumusta sa ating mga kapuso dyan sa Benguet? Mag-iingat po kayo dyan, Minerva, and of course, God bless you. God bless you too. Sa maraming salamat, sir. Dyan lang po yung mga kapuso. Babalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.